Princess, all authority has been given unto me. Lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa akin, sabi ni Jesus. Go into all the world and make disciples of all the nations. Go into all the world and make disciples of all the nations. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sino ang nagsusugo sa inyo? Halimbawa ako si Jesus. Ako nga si Jesus. Lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Humayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang lahat ng bansa. Ang tanong ko sa inyo ngayon, sino ang nagsusugo sa inyo? Kanino kayong alagad kayo? Ay Jesus. Therefore, you are Christ's disciples, you are Christ's witnesses. Nakikinig pa ho ba tayo? Matthew 28:18 says, all authority has been given unto me in heaven and in earth. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Then it means Jesus is the one sending us. And we are disciples of Christ. Amen? And we are witnesses of Christ. Nakikinig po ba tayo? Acts chapter 1, anong sabi ni Jesus? Huwag muna kayong aalis dito. Hintayin ninyo yung ipinangako ng Ama para kayo mabautismuhan sa Holy Spirit. At kapag dumating sa inyo ang Holy Spirit, kayo ay magiging saksi ko. You will be my witnesses. Nakikinig pa ba tayo? We Christians are Christ's witnesses. The Israelites are Jehovah's witnesses. Yes. Acts 1:8. When the Holy Spirit comes on you, Jesus said, you will receive power and you will be my witnesses. Naunawaan ninyo? Naunawaan ninyo? Naintindihan ninyo? Wala naman sumasagot dito. Ulitin ko, sabi ni Jesucristo, Gawa 1:8. Kapag bumaba sa inyong Holy Spirit, magpapatotoo kayo sa lahat ng tao. Mula sa Judea, mula sa Jerusalem, Judea, hanggang sa dulo ng daigdig. Kayo'y magpapatotoo patungkol sa akin at kayo'y magiging witnesses. Ano sa Tagalog ng witnesses? Saksi. Saksi tayo nino? Ni Jesus. Christians are saksi ni Jesus. And the Israelites are saksi ni Jehovah. Let me prove it. In the book of Isaiah 43, 9 and 10. Basahin natin. Pakilagay mo nga yun, Isaiah 43. Kaya pag pinumakad o katok sa bahay ninyo at sinasabing, mga saksi kami ni Jehovah, what verse? To prove that you are Jehovah's Witnesses, what verse? I can prove to you that I am Christ's Witnesses. Isaiah 43, verse 9-10. Tingnan natin. Tama ba ako? Maliwan, tama ba ako? Maliwanag ba? Pag po kayo mag-aalis, ayan o, tinan ninyo. Tinan ninyo. Sino na siya? Who is he speaking here? The God the Father. And what is the name of God the Father? Jehovah. Jehovah said, in the book of Isaiah 43 verse 19, all the nations gathered together and the peoples assembled. Wisdom them foretold this and proclaimed to us the former things. Let them bring in their witnesses to prove they were right, so that others may hear and say it is true. Isaiah 43 verse 10, you are my witnesses. Jehovah is the one speaking. Sino ang kinakausap niya? The Israelites. Jehovah is talking to the Israelites. And Jehovah said to the Israelites, you are my witnesses. The Israelites are the Jehovah's witnesses. Amen? Declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me, no God was born, nor will there be one after me. Nakikinig pa ba kayo? Kaya dapat nagbabasa kayo ng Bible eh. Ako wala akong outline dun eh. Wala akong kodigurun eh. Pero matalang itong mga to. Dapat nagbabasa tayo ng Bible at may memorize tayo. Tingnan mo, you are my witnesses, declares the Lord. Sino yung Lord na yan? Si Jehovah yan? Sino ang kausap niya? Israelita. Sino kayo ng mga Jehovah's Witnesses? Mga Israelita po yun.
what is the DG? Do you have any violent reaction? You are my witness. You, the Israelites, are Jehovah, my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me no God was formed, and nor will there be one after me. You see? The Israelites are the Jehovah's Witnesses. Itayin mo, Matthew 28:18-19. Yan! Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Kaya dapat ang water baptism, ito ang water baptism, no? Binabutis mo ang kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Water baptism should be like this. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ganyan ang water baptism, we are just following the commands, the instructions of Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Praise to the Father, praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, these three are one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, these three are one. Saan nagpulay ang 3-1 na yan? Ayan. Baptizing them in the name. Pag sinabi mong name, ilan? Ilang pangalan? Isa. Name is in singular form. Right? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. It means three in one. Trinity. Tri-unity. It means Trinity. Many people are asking, where did you get the word Trinity? From this verse. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Nakikinig ko po tayo. Ito, wala na ito. Hindi ito joke. Guwapo ako? Hindi. Hindi kayo sabihin, guwapo ako. Napilitan. Kapi ko to. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kailangan ko bang maglagay dito ng pugi ako? Hindi na. Nakita mo na ebidensya. Ganon din yan. Hindi mo na kailangan makita pa yung word na Trinity. Kasi, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? No need to see the word Trinity. Because in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, it means three in one. Trinity. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi siya namin in the name of the Father alone. Hindi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nakikinig po ba tayo? Acts chapter 1 verse 8. Jesus is the one speaking. In the book of Acts chapter 1 verse 8, Jesus said, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses." Nagigilig pa ba tayo? Sino na ang kausap niya yan? Kasama na ho tayo niya. Because they are not just Israelites, they are Christians, followers of Christ. Nakikinig pa ba tayo? The Christians, the follower of Christ, are Jesus' witnesses. Nakikinig pa ba tayo? Amen po ba? Kaya humayo tayo. Sino rin itong humahayo at nagliligtas ng kaluluwa? Yung humahayo at nagbibenta ng vitamina, sino rin ito? Yung mga humahayo at nagbibenta ng pabango, sino rin ito? Sino yung mga humahayo at nagbibenta ng juice? Pero sino yung humahayo na nagbibenta ng vitamin, nagbibenta ng juice, at nagbibenta ng mga memorial plant. Alam niyo ba, magandang pagkakita. Alam niyo, natatakot kayo sa libingan ng patay. Ang gandang pagkakitaan niya, totoo lang. Investment yan.
bumili ka ng yung nakatira sa lupang ganyan sa murang halaga, isang araw malaki na halaga niya, investment yan. Hindi mo binibili yan para sa iyo kasi mararapture ka. Binibili mo yan para sa kanila na hindi mararapture. Amen? Naunawaan niyo ako? Yes. Buying a land. No? In a memorial plan is a good investment. Yes. Because time will come, the price of land, small land, no? Will become high. Higher and higher and higher. Nakikinig pa ho ba kayo? O, naghahanap ka ng business, eh na. Pumili ka na ng mga lupa. Totoo. Noon, pag inalok ako, bumili ka ng lupa sa ganito. Sa heaven's window, bumili ka. Ano ba nakalokal ba naman? Napapatakot naman niya. Hindi. Sige, magkano ba yan? Bilhin mo. Isang araw, kikita ka niya. Oh, ang laki na ng halaga niya. Yes. Buying a lot in a memorial plan, no? Wow, will make you rich. It is a good investment. Yes, the price of land, no? Become higher and higher and higher. The price of land is higher, become higher and higher. Nakikinig po ba tayo? Yes. Good investment po yan. Amen po ba? Yan, but you will receive power, the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. We are Christ's witnesses. We are Jesus' witnesses. The Israelites are Jehovah's witnesses. Pag may nagtanong sa akin, are you Jehovah's witnesses? No. I'm Christ's witnesses. Pero pwede mo rin ako tawagin Jehovah's witnesses if you will believe that Jehovah and Jesus are one. You can also call me Jehovah's Witnesses. Right? Are you Jehovah's Witnesses? If somebody will ask me, are you Jehovah's Witnesses? No, I'm not. I am Christ's Witnesses. But if you will believe that Jehovah and Jesus are one, you can also call me Jehovah's Witnesses. Amen? May tapo mo ba tayo? May tapo mo ba rito? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At dito na tayo magbawa sa aklat ng Acts. Chapter 18, tingnan natin yung Acts 18. Yung binanggit ko kanina, dito na tayo magwawakas sa Acts 18. Sige, verse 1 pa yun. Hindi dyan. Hindi Acts 18. Acts 19. Beginning verse 1. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Nakikinig po ba tayo? Ang lumpot, no? Dito na po ang magwawakas. Sa aklat ng Gawa 18. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano kayo, tinanggapan ninyo ang Holy Spirit na kayo'y naniwala kay Jesus? Hindi. Hindi nga namin alam na may Holy Spirit eh. Ang mga Katoliko ay naniniwala sa Trinity. Pero ang problema sa mga Katoliko, mas nakilala pa nila si Isidro Labrador kaysa sa Holy Spirit. At maraming tao hindi naniniwala sa Holy Spirit. Ang sabi nila, ang Holy Spirit ay isang puwersa lamang. Many religions do not believe in the Holy Spirit. They think Holy Spirit is just a force. Yes, but Holy Spirit is God. Let me prove it that the Holy Spirit is God. In the book of Acts chapter 5, 3-5, let me prove it that the Holy Spirit is God. Why I believe the Holy Spirit is God? Because, ito, pakinig kayo sa akin. Alam niyo yung sabihin ng pronoun? Alam niyo yung noun? Ano yung noun? Pangalan. Ano yung pronoun? Panghalip. Tama ba yun? Instead ng pangalan, pinapalitan ng pronoun, panghalip.
Kunyari, ako, lalaki ako. Ano ang pronoun ko? He. Ang Holy Spirit, kung siya'y lakas, ano ang pronoun niya? It. Pero hindi siya ginamitan ng it. He ang tawag sa Holy Spirit. Ano siya ngayon? Eh, di lalaki siya. Ano ba ang Diyos? Lalaki ang Diyos. Number one reason. Number one reason why I believe that the Holy Spirit is God. Because the Bible uses a pronoun him for the Holy Spirit. Another reason why I believe that the Holy Spirit is God. Ang lakas ba ng salita? Ang lakas mo ba ng salita? Hindi. Sino ang nagsasalita? Tao, Holy Spirit, persona. The Holy Spirit speaks. The reason why I believe that the Holy Spirit is God. And another thing is this. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has filled your heart that you have lied to the Holy Spirit? Tagalogin ko para maunawaan ninyo. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, ang sabi pala ni Pedro kay Ananias, bakit nagawa mo, no? Nalamuno ni Satanas ang iyong puso at nagsinungaling ka sa Holy Spirit. Kanino siya nagsinungaling? Sa Holy Spirit. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 4. Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? Tingnan ninyo. You have not lied to men, but to God. Oh, kanino nagsinungaling si Ananias? Sa Holy Spirit. Ano ngayon yung Holy Spirit? God. Ayan o. Ang liwanag niya, no? Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit? Oh, you have not lied to men, but to God. Nakikinig pa ba tayo? Acts 13:1-2. Acts 13:1-2. Hanggang 3. Subukan natin. Tingnan natin. Acts 13:1-3. Tingnan natin. Nakikinig pa ba kayo? Zechariah 4:6, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might nor by power, but by my spirit. It means the Holy Spirit is not might, it's not power. He gives power, but he is not might, he is not power. Zechariah 4:6 says, it's not by might nor by my power, but by my Holy Spirit. It means the Holy Spirit is not might. The Holy Spirit is not power. He gives power. He gives might. But He is not might. He is not power. Because Holy Spirit is God. Amen. Acts 13. Tingnan ninyo ito. Acts 13. In the church at Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Zibion, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaim, who had been brought up with Hedrad, Natatrarch, and so on. Doon sa may Ancho, isang lugar yan, no? At meron din church dyan. Merong lima. At ang limang ito, ang tawag nila, mga propeta at mga guro. Nakikinig pa ho ba tayo? Marahil ang mga propeta riyan, itong mga nauna. Marahil ang mga guro, yung mga nahuli. Amen po ba? Ito ang diin. This is now the emphasis. In the book of Acts 13, verse 2. In the church of Ancho, there were prophets and teachers, Barnabas, Zibion called Niger, Lucius of Cyrene, Manaim, who had been brought up with Herod, at the throne and Saul. And this is and the emphasis is now in Acts 32. While they were worshiping the Lord, and fasting, the Holy Spirit said, nakikinig ba kayo? The Holy Spirit said, habang sila'y sumasamba at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu. Sinabi ng banal na Espiritu. Nakikinig pa ho ba kayo? Sinabi ng banal na Espiritu. So ang banal na Espiritu nanay ay nagsalita. Diyos po siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen? Dito na po, tinan ninyo. The Holy Spirit said. Nakita ninyo? The Holy Spirit said. Said
apart for me, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them. Sino salita? Sino po na salita? The Father? The Son? No. But the Holy Spirit. The reason why I believe that the Holy Spirit is God, number one, because He is not a power, He is not a might. Though He gives power and He gives might, He is God. And another thing, the reason why I believe that the Holy Spirit is God, because the pronouns He, Him, ay ginagamit sa Kanya. Nakikinig pa po ba tayo? Ganun yun. And another thing, why I believe that the Holy Spirit is God, because the Holy Spirit speaks. Ayan mo. Tignan mo. Tignan mo. While they were worshiping the Lord and fasting, tignan ninyo. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." The Holy Spirit said, the Holy Spirit said, the Holy Spirit said, the Holy Spirit said, Eh kung kapangyarihan lang yan, pwede ba mo salita kapangyarihan? Walang kapangyarihan na sa salita. Walang lakas na sa salita. Ano sa salita lamang? Yung mga ginawa ng Diyos na makapasalita at higit sa lahat ng Diyos. Nakikinig pa ba tayo po? The Holy Spirit said. Amen. May tao pa ba rito? Kaya ang sabi ng Acts 19, nabaptize na ba kayo ng Holy Spirit? Hindi pa po, hindi nga namin alam eh. Okay, dito na po ako magwawakas. Meron kang relihiyo, pero hindi ka pa po naging, hindi pa nakatira sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka papasok ng langit. Jesus said, John 3:7, you must be born again. If you are not yet born again, I'm sorry, you will not go to heaven. You will not receive eternal life in heaven. All peoples on earth must be born again. Lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito ay dapat ma-born again. Kaya para ma-born again ang lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito, kailangan tayong humayot mag-evangelize. Hindi hikaya tayo ng Lord na humayot at mag-evangelize. Magpatutuo. Magpatutuo ka kung paano kang binago ni Kristo. Ako hindi ako nahiya at ipinagmamalaki ko pa. Nang anak ko ay dating naging nakatake ng drugs, pero ngayon ay nagbago na. Kesa naman hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Yun ang nakakahiya. Amen! Natutuwa ako na dapat silang hindi naglilingkod sa Diyos, pero ngayon ay bumabalik at naglilingkod sa Diyos. Yun ang nakakatawa. Amen! Kesa hanggang ngayon, hindi ka pa rin naglilingkod sa Diyos. I'm happy. I am not ashamed. I am proud that my son, my elder son, was once have taken illegal drugs, cocaine, marijuana, ecstasy, liquors, wines, different kind of alcoholic drinks. But I'm happy. But these things are over in his life. Amen? It's all over. Nakikinig pa ko ba tayo? Hindi ka ba nahihiya na yung anak mo nagsasabi na siya yung nakapag-okay? Hindi. Parang pa nga kami. Pero sa kanyang pagbabagong buhay, marami ngayon ang nagbabagong buhay din. Amen? At marami ngayon ang naging special number at patuloy na maging special number. Amen? Marami ngayon ang magbabalik loob sa Panginoon. Makinig kayong maigi sa akin at dito na ako magwawakas. Kada mapapagaling ng Diyos, tingin kayo sa akin, dito na ako magwawakas. Lahat ng kabutihan gagawin ng Diyos, ipatutuo, ipagsabi mo. At lahat ng pagbabagong ginagawa ng Diyos, ipatutuo, ipagsabi mo. Isang gabi, kumakalampok sa kwarto, magkatabi si Joshua at saka si Joseph.
At maingay, pumunta ako sa kabila at nakita ko si Joshua nanginginig. Nagchichil siya. Sabi niya, I can't control. Sabi, Joshua said to me one night, Papa, I can't control. May pagchilling. Then I brought Joshua to hospital. And I'm glad in his laboratory examination, all are clear. Amen! Praise God! And just after I brought Joshua to hospital, he was immediately dispatched to hospital because all laboratories are clear! Praise the Lord! So, I spent 1,005 in that hospital. In just 2 hours, I think, I paid 1,005, but 1,005 is nothing. Amen. To compare the goodness of God. At ito pa ang maganda. Sinugod ko siya ng hospital na iyon. Bago ko siya nasugod ng hospital, may nagbigay sa akin ng 10,000. Alam ng Diyos na makakailangan ako ng pera. Kaya, bago pa nagkaroon kami ng problema, binigay na ng Diyos sa akin ng 10,000. Amen! May sobra. You know, one night, Joshua, I found my son, my second son, Joshua, chilling. And he can control his chilling. His body was shaking at that time. Shaking. And I brought him to hospital. I spent approximately 1,005. But after hours, he was immediately dispatched to hospital. Because all laboratories were all clear. Praise the Lord. Amen! But before that, a night before that day, or nights before that day, a girl gave me 10,000 pesos. Not Elma. Iniklir ko lang. A girl gave me 10,000 pesos. Yes, somebody gave me 10,000 pesos. God knows my names. Amen? God knows my names. Napakabuti na Diyos. Amen! Amen! At kinabukasan, umuwi kami siguro galing ng ospital. Mag-aalis dos na siguro. Minasahe ko si Diyos sa hinilid ko si Joshua. Mga alasing ko imediat ng umaga, Diyos, kaya mo ba mapasok na? Pasok po ako, Papa. Pumasok ko siya. Napakabuti ng Diyos. Amen? Ito ang hindi alam ng mundo na ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Amen? Ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Eh ano? Kung ikaw na Kristiyano ay nag-backslide ka at napariwara ka, ang mahalaga, nakabalik ka. Amen? Yun ang mahalaga sa lahat. At dapat ipatotoo natin ito sa lahat ng tao. The whole world must know that Jesus saves, that Jesus forgives our sins, that Jesus heals all our sicknesses and diseases. Malachi 3:6 says, Jehovah says, in Malachi 3:6, Jehovah is the one saying, Malachi 3:6, Jehovah is the one speaking, I change not, Jehovah said. But in the book of Hebrews 13:8, Jesus is the one speaking, or the Apostle Paul is the one speaking in the book of Hebrews 13:8, he said, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Actually, the author of our Hebrews is unknown. But according to many scholars, Paul was the author of the book of Hebrews. But it doesn't, pero hindi na mahalaga yun eh. The author of Hebrews says, nakikinig pa po ba kayo? Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Malachi 3:6 says, Jehovah said, I change not. In the book of Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Maniwala mo ba yun? Malakias 3:6, sabi ni Jehovah, hindi ako nagbabago.
Sabi ng Hebreo 13:8. Sabi ng motor ng Hebreo 13:8. Walang nakakaalam kung sino yung motor noon. Pero sabi ng mga scholars sa motor noon si Pablo. Ngayon, hindi na mahalaga kung sino yung motor na mga motor ng Hebreo. Pero ang sabi ng motor ng Hebreo sa mga Hebrews 13:8, si Jesus ay parehas noon, ngayon, kahapon at magpakailanman. Sabagas si Jesus ay si Jehovah. Nakikinig mo ba tayo? Ipagsabi mo sa kapitbahay mo kung paano kang pinatawad ng Diyos. Ipagsabi mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo kung paano kang pinago ng Diyos. Sa guru mo, tinutukan mo. Sa lahat ng tao sa mundong ibabaw nito, ipagsabi mo kung paano kang pinatawad, pinagaling, binaling ng Diyos, ginawa ng Himala. Alam mo yung pagpapatotoo ni J.I., maraming umaawad dyan. At nakakatagaw ako ng mga text message na nakakahiya daw yun. Hindi. Isang tagalakang ko yun. Na ang anak ko mula sa pagiging Kristiyano ay napariwara. Pero ngayon, purihin ang pangalan ng Panginoon, marami na siyang nahigaya na naging special number kanina. Amen! Amen! Amen. At paalis na si J.I. patungo na ibang bansa dahil dumating na ang successor niya sa drama. Yes. He will now become a missionary to the nations of the world because his successors have already come. Amen! Ang lahat dito kayo. As long as I live, I will glorify the Lord. As long as there's bread in me, His praises I proclaim. You were once a backslider. You were once an addict.
don't also be afraid, don't be ashamed to tell now to the world, you are now a brand new person in Christ. Ang tanong mo, bakit kami nagkasakit? Bakit kami naoperahan? Kasi sa pagkakaopera mo at pagkakasakit mo, diyan ipapakita ng Diyos ang kaluwalhatian. Misan ang tanong mo, bakit ako naghihirap? Sa kahirapan mo ipapakita ng Diyos ang kaluwalhatian, iaakin ka niya. Brethren, do not question your God. Do not question your God. Just believe that your God is God and He is good all the time. Many people are questioning God. God, why all these things are happening to me? The answer is this. Behind the problems, behind the trials, there is a big God who can perform miracles and miracles after miracles. Nandito ka ba, napakasama mong tao? Kaya kang patawarin, kaya kang pagbulin ng Diyos. Meron ka bang sakit na hindi kayang pagilingin ng doktor at ng medisina, kaya kang pagilingin ng Panginoon. Napakahirap pa ng buhay mo, kaya kang pasaganahin ng Panginoon. No matter how bad you are, God can change you. No matter how incurable is your sicknesses and diseases, God can heal it. No matter how poor you are, God can make rich. Because our God is a good, good God. Sige po, gusto niyo umiyak, patuloy kayong umiyak. At meron akong hilingin sa inyo. Lagi kayong magpatotoo. Lagi kayong mag-evangelize, lagi kayong mag-testify. Huwag kayong mahiya. Binibigilan nila, huwag na mag-testify si J.I. Go. Sabihin mo, ang totoo. May nag-text, hindi ko nakakahiya yun. Ikaw ang nakakahiya. Kung maawad ka, natin nag-text ka pa. Ikaw ang nakakahiya. Gusto mo na bang ibigay na totohanan ng buhay pa kay Kristo? Kay Jehovah? You now give your whole life to Jesus, to our Jehovah God. Sundan mo ito, ang panalangin ito, gawin mong galing sa puso. Panginoong Diyos, hindi ko po tinatago kung sino ako. Hindi ko inililihim kung sino ako. Pero ako yung humihingi ng tawad. Patawarin mo po.